Hey, Yo! What's up? What's up? What's up? Yes, yes, yes. Good morning, good morning, good morning. Morning, Saturday. Sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di tanaw. Ano man hirap ng hirap ng buhay, narapang tagumpay. Ituloy lang ang sikas. Tayo tumalon, tayo sumigaw. Showtime onliners, at welcome sa pinakamasayang tambayan online na laging nandito para pasahin kayo. Ako si Maru Delgado. Uy, It's nice to see you again, Kuya Maru. Showtime onliners. Samahan ninyo kami ngayong araw para sa siksik na good vibes at unlimited na happiness. Ako naman po si Mariel Montaliano. Yes, hello guys. Kaya naman sagot na namin ang entertainment ninyo saan man kayo sa mundo. Ako naman po si Anthony Castillo. Kaya naman, sama-sama tayo na magsaya. Ano ba yun? Oo. Uy, batiin natin si ate siya, no? Bago tayo mag-ano. Get well soon, ate. Oo, pagaling ayun, ka, ate. Again, sama-sama tayo na magsaya at mag-enjoy. This is... Showtime! Yes! Nabanggit na nga ni Mariel na si Sean po ay dapat kasama natin ngayon, pero unfortunately meron siyang fever. Papagaling. Get well soon. Papagaling, yes. Pero ito, kung si Sean ay nagpapagaling, ano ba ang mga latest happenings sa inyo this past days, weeks, ano ba, months? Isa rin, weeks na lang para ano, this past week. Yan, para recent. Dama. Kasi natin kaya nauna yung boses at delayed ang video na si Anthony. Ako? Totoo ba? Diyos ko sa internet connection talaga. Oo. Okay. Ako, parang nilay-nilay lang naman the past week ang meron sa akin. So, ayun. Shout out sa internet provider ko, ha. Hello po. Ipag-soyo niyo po ako na maayos. Ito ba yung may letter P sa dulo? Ay, hindi. Iba. Iba yung P sa dulo. Oo, yan. Tama ka. Ayan na. Ayan. Ayun. So, isa yan sa aking ano, sa aking dilemma. Joke lang, oo. Wow. Pero, kayo guys, kayo ba? Anong the past week? Ito, si Ma. Si Mariel. Every day we face challenges. Opo. Wow. Tama. What's your challenge for today, Ma? Noong isang araw din, tawag dito, internet din tayo. Oo, connection. Parang maulan kasi ngayon, kaya medyo ano mga kuyas, mga medyo parang oo, nagpa-fluctuate. Pero sa akin, I just celebrated my birthday, tapos anniversary din pala ako. Sa Kumu. Akala ko yung jowa mo. Ayun nga eh. Yung nga, wala ka lang isip. Sabi niya, Mansari. Anniversary sa Kumu, oo. Congratulations. Ay, congrats. Thank you so much. Yung mayaman na si Mariel, sana mga libre tayo ng pag-grab. Oo. Punta kayo ng Cebu. The gates are open. May excuse. May valid excuse ni Ma kasi alayo niya eh. Oo, diba? Pero si ano naman, si Maru. Eto, na ano pa din. Mas mayaman yan. Hindi. Ayan naman pala. Kasi this past week, nagpunta tayo ng, meron tayong business trip, ayan, sa Thailand. Tapos currently, nandito ako ngayon sa Malaysia. Malay mo, malay niya, Malaysia. Grabe. Nag-travel around Asia. As much as possible. Ang daming budget. Travel tayo kasi nga, ang unwinding yun kahit nasabihin natin workation yan. Sumisingit tayo sa mga sinisigway-sigway natin ang mga pamamasyal. Masyal lang po yan. Dapat ang perang pang
pang-shopping. Pero aminin mo Maro, 'di ba? Para iba yung sarap na pakiramdam na nabibisita mo yung ano, ibang kultura, yes, ibang tsura ng mga bansa, ibang mga tao. First time ko sa Thailand and Malaysia, kaya sobrang na-amaze ako sa culture, sa kung the way of living nila, and of course the prices, especially sa Thailand, medyo mura. Ito ay shopaholic, pumunta ka. So kain ka na kain diyan. Wag na tayong usapan ng pagkain kasi nga nasa diet ngayon. Wala na. Nasa travel tayo eh. Travel tayo. Pero ano, Kuya Maru, question lang. Ano bang may pagkakaiba ba yung mga parang facial, ano, may mga resemblances ba sa mga Pinoy tsaka yung mga from Malaysia and Thailand? Actually, halos magkakamukha lang tayong lahat talaga. Asian. Diba no? Oo, pare-parehas lang. Nagkakaiba lang tayo sa lingwahe, pero sa Malaysia and sa Thailand, bababaitin yung mga tao, accommodating. Yun nga lang, medyo may language barrier, lalo na sa Thailand. Pero, aside from that, Asian people, parang isa lang talaga. Paparehas na tayo ng features, ganyan. And sa ugali. Aha. Totoo. Uy, congrats kay Maru, ha? At, ayan, ang gaganda ng mga napuntahan at nag-enjoy naman ng masyado. Totally. Workation na may kasamang vacation. Ganun lang yun. Aha. Ayan, workation tawag. Oo, pero ito na nga mga Showtime Onliners kayo. Ba, ano bang mga kaganapan nyo this past week? Naku, mag-tweet na kayo, gamitin lang ating hashtag Showtime Extreme, ha? Extreme yan, ha? Dapat extreme lahat. Pero ito na nga kasi nga, extreme na extreme kasi today, meron nga tayo nga tinatawag na na-appreciate. Ano ba yan, Mariel, ang ina-appreciate natin ngayon? Yes. Ngayon ay ang Collector Car Appreciation Day. Mm-hmm. Tapos, ito, pang ano to, medyo may... okay. Mamaya na daw yan. Oo. Mamaya na pala yung appreciation. May isa pa tayong i-appreciate. This time naman. Oh. Ito, show na ito ngayon na. Ngayon na mismo, ito, tawagin natin ang ating guest to sing his new single, Di Inakala. Please welcome back to Showtime Online You, Paul Pablo.
Yes, Showtime Onliners, Paul! Hi, Paul! Ayun. Hi, Paul! Hi! Bumati ka muna sa ating mga Showtime Onliners, Paul! Hi, ating mga Showtime Onliners! Thank you so much for being here! And sana masayang araw din yun. Yun! Oo, yun. Masaya lahat sa araw ngayon. Mm-hmm. Pero ito ayan. Na, ayan, Anthony, kaya pa ba na? Nawala siya. Pero ito na nga, kamustahan mo na tayo. Ano ba ang pinagkakabalahan mo, Paul, bukod nga sa pag-promote ng iyong bagong single? Okay, so, sa ngayon, full-time, ano na ako? Sa ngayon, so may planong hindi mag-full-time next time. Pero ano, ngayon talaga focused ako sa music. Bale, ang whole time ko is nasa music talaga siya kasi pag-graduate ko lang last year. So, yun talaga yung dream ko, yung mag-full-time sa music. So since wala na akong ibang roles na gagampanan sa academic na world, so ayun, ngayon, mag-focus ako sa music talaga. Yun. Aha. Music. Mm-hmm. Ayun. Pero ito, puntahan na natin yung bagong single na narinig nga natin kanina, Paul. Pag-usapan natin to. Tungkol saan ba to, itong single mo na di inakala? Ganda, no? Ganda. Oh, parang... Yeah. Okay, so hindi yes. Inakala it is. So, nag-ano, parang may mga gap yung may natin signal namin, sorry. Okay, so yung Di Inakala is my latest single. I released this song sa first day ng Pride Month. So, that was June 1. So, dinedicate ko tong song na to sa Pride Month. Although, hindi siya limited lang sa Pride Month. It's about love talaga. Yung love is na nanalo talaga siya. Parang, gusto kong bigyan yung people ng hope na nakikita pa nila yung the one, may darating pang true love sa kanila through this song. So, yung mga binigkas ko talaga na lyrics dito is yung ano yung ma-feel ko kung dumating na rin yung the one. Kasi ako rin, single rin ako, pero never pa ako nagka-relationship. Pero yung hugot ko dun sa song na yun, parang dun ko kinuha sa feeling ko kung ano bang ma-feel ko kung darating na yung the one sa akin? Ano bang mga lalabas na words na? Ang ganda, heart. Very timely, no? Yes. Ako, ano ba, ito na nga i-promote muna para mapakinggan na nga ni the one ang iyong song. Go ahead, Paul. Okay, so my song is out now on all streaming platforms. It's called Di Inakala. So if you guys want to listen to my songs, just type in Paul Pablo either on Spotify, YouTube, or Apple Music. Since it's out now on all streaming platforms, so kung saan kayo, saan yung trip, pakinggan yung kanta ko, maririnig dyan na. So, ayun, sana i-stream nyo siya. Also, my music video na yung Di Inakala, so please do watch the music video out now on YouTube. All right. Thank you so much. Paul Pablo. Congratulations. Thank you. Yes, yes. Showtime Onliners, huwag kayong alik. Magbabalik pa kami dito lamang sa Showtime Online You. Welcome back to Showtime Online U. Yes, yes, yes. And syempre, hello and welcome na rin sa ating mga kapamilya online live viewers. Yes, hello. Welcome po sa inyong lahat. At gusto namin kayo imbitahan na mag-tweet, comment, react po tayo ngayon. And kung ano ang gusto niyo sabihin sa amin gamit ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Extreme. Yes, extreme na extreme. Kaya naman mga Showtime Onliners, ano pa bang inaantay nyo? Mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel kung hindi pa pwede nakapag-subscribe kasi yung road to 2 million na po tayo. Uy, syempre, salin nyo rin po. Follow our official Facebook page na may 14.8 million followers naman. Road to 15 million naman po tayo sa Facebook. Kaya let's go. Grabe. Ayan, tuloy-tuloy na po natin yan. At syempre, ituloy natin ang nabiting kwentuhan din natin kanina with our guest, Paul Pablo, na napopromote ng kanyang bagong single na Di Inakala. Yes, welcome ayan. Back, Paul. Welcome back, Paul. Hi, Paul. Hi. Ituloy natin ngayon kasi nga medyo nabitin nga tayo kanina. Pero ito nga, umpisahan natin sa tanong na bago mo para ma-refresh kasi ano na nagbabalik na to si Paul eh. Nag-guest na sa akin to nung nakaraan. Pero para lamang ma-refresh ang ating mga utak, sino ba si Paul Pablo bago pinasok ang music industry? Okay, so ako ay isang student before. Nag-aaral ako sa Ateneo de Davao. Kag-graduate ko lang last year ng AB Communication. So while I was studying, I was also doing some music stuff. Pero hindi pa ako naka-focus fully doon sa music. Pero ayun, bale,
nag-commit rin ako sa sarili ko na after studies, I really want to try na mag-full-time sa music. Kaya ngayon, andito na ako, full-time na ako as an artist under Warner Music. Congratulations. Pero I'm sure ang ating din mga Showtime onliners kaya very interested na malaman kung kailan at paano ba nagsimula sa industriya. Ano ba yung pinakauna mong step na ginawa right after graduating? And totoo ba na nitong pandemic lang ikaw nag-start na pursue? Yes, I just started everything sa ano lang, noong 2020 yung yung mga pre-pandemic pa na time. So, nagpaplano na talaga ako before na gusto kong gumawa ng song talaga na alam mo yun, napoproduce talaga siya na song. Tapos, ipopost ko, ganyan. Kasi before talaga, gusto ko lang siyang gawin for the sake na, sorry ha yung manok. For the sake na, okay lang, cute ano, naman. Pipinolahin na kinumaya. Hashtag I can relate. Oo. Ano, yun, for the sake na ma-pursue ko lang yung passion ko talaga for music. So, since before pa talaga ng pandemic, nagso-songwriting na ako. So, ayun, bali, gusto ko talaga siyang yung ma-push na talaga na makapag-release na ako ng song. So, yun yung ginawa ko noong 2020. Since nag-support yung parents ko, pagdating sa financial na bagay. So, ayun, binigyan nila ako ng budget for my first song. So, yun rin yung naging tulay para ma-discover ako ng Warner Music Philippines. Kaya, I'm so thankful talaga sa kanila. Thank you so much, Warner and Big Seed, for all of your support. At tama pala, mag-hi lang rin ako sa online natin ng mga viewers. Nakalimutan akong mag-hi kanina. Hello din daw sa'yo, Paul. Yes. At syempre, oo, ang bait naman ng parents mo, very supportive sa iyong talent. Mm. Pero ito nga, sabi mo kanina, meron kang passion for music. Pero ang tanong ko, saan naman nang galing yung interest mo at hilig mo sa musika at pagkanta? San galing yun? San ka nagsimula? Okay. Nag-start talaga siya lahat sa pakikinig lang ng mga songs. Kasi before talaga, bayanin, nag-distract ako sa manok. Gusto niya rin daw ako kumanta. Oo, niya rin daw. O, tapos. Before pa talaga, bali mahilig na akong makinig talaga sa mga different type ng mga genres ng songs. Kasi yung kuya ko rin talaga is very music lover siya. So kahit ano-anong type of songs pinapakinggan. So ako nadadamay rin ako and hindi ko namamalayan na nai-influence na pala ako until such time na nabuo ko yung sarili kong taste sa music. So doon siya nag-start lahat. Saka sumasali na rin ako ng mga singing competitions sa school, mga songwriting competitions. At saka na-develop ko rin yung passion ko sa pag-perform sa school lang din kasi mahilig ako mag-participate sa mga school events. Na, so doon ko siya parang na-practice. Nice. Yes, that being said, pag halimbawa bang ikaw ay sumusulat ng kanta, saan ka ba kumukuha ng inspirasyon? At ano ba ang inuuna mo when it comes to writing songs? Ito ba ay lyrics or ang melody? Depende talaga siya kung ano yung magpa-pop na inspiration first. So sometimes nauuna yung melody, sometimes naman nauuna yung lyrics. And sa pagdating naman sa inspiration or yung hugot sa song, sometimes it's random kasi 'di ba, yung utak natin laging nagwo-work talaga. So sometimes biglang may inspiration na lumalabas tapos sinusulat ko sa notebook or sa phone ko. And then kapag nasa mood na akong magsulat, binabalikan ko yung mga notes ko para doon ko kunin yung inspiration to write. Pero nabanggit mo kanina, speaking of hugot, kanina nabanggit mo na rin to. Pag-usapan natin natin yung bagong single na Di Inakala. Ano ba ang naging inspiration mo bukod dun sa parang The One? Yes. Oh, may iba pa bang The Two? The Three? Ganon. yung The One ko, kasi hindi pa siya dumadating. So, kasi never pa ako nag-relationship sa life. Pero yung naging inspiration ko is di ba mahilig akong manood kasi ng mga ng mga romantic rin, ng mga movies, ganyan. Alam mo yun, yung parang nilalagay ko yung self ko doon sa shoes nila na yung parang mag-empathize ako. Tapos ano kayang masasabi ko kapag ako na yung nilapitan ni The One or dumating na si The One sa akin? So yun lang yung naging inspiration ko, kaya nasulat ko yung Di Inakala. Ayun. Oo, preto na nga ulit. Paul, ipromote mo na ang Di Inakala. Again, sa ang digital platforms ba ito available? Go ahead.
Okay, so if gusto niyo mapakinggan yung aking latest single, sana i-search nyo lang siya sa any streaming platforms. I-type nyo lang Paul Pablo Di Inakala or Paul Pablo Alone and makikita nyo na lahat ng songs ko. And also, yung Di Inakala ay may music video na sa YouTube, so sana panoorin nyo yung music video. And also, username ko sa lahat ng aking socials is @itspaulpablo. So if you want to follow me or get in touch with me, so just follow me sa aking socials. So again, everything is @itspaulpablo. So ayun, lahat ng songs ko ay out na sa lahat ng streaming platforms. Kaya stream nyo sana. Thank you. Alright. Yes. Thank you so much. Congratulations. Pablo. Congratulations. More thank power. Thank you so much. Thank you. There you have it. Yan naman, Showtime Onliners. Patuloy pa rin po ang pag-tweet, pag-react, and comment. Kung ilang, kung anong masasabi niyo sa amin. And syempre kay Paul Pablo with his single, Di Inakala. Panoorin muna natin ang ating mga nagagandahan ng extreme Showtime Sexy Babe. Magbabalik kami dito sa Showtime Online You. Welcome back to Showtime Online You! Yes, a Showtime Onliners! Naku, mag-tweet, mag-react, mag-comment na nga, ha? Gamitin pa yung ating official hashtag for today, hashtag Showtime Extreme! Mm-hmm. Wow, Showtime Extreme nga, oo. Pero, patuloy pa rin po ang pag-subscribe sa ating YouTube channel na may 1.59 million subscribers. Bilisan niyo na po dahil road to 2 million na po tayo. Let's go! Yes, at bilisan niyo na rin po mag-follow sa ating FB page na may 14.8 naman na million subscribers. Road to 15 million po. Yes! Pero ayun na nga mga Showtime Onliners, ako napanood na nga natin ang unang set ng Showtime Sexy Babe Weekly Finalist na sina Zoe Cameron and Alexandra Rana. Mm-hmm. Yun! Abangan pa ang ibang weekly finalists na sina Charlene Freyolo, Trisha Kate Sahor, and Eliza or Alisa Del Mundo. Mamaya naman po yan. Mm-hmm. Mamaya-maya lamang yan. Pero ito sa ngayon mga kapamilya sa New York, Los Angeles at pati na rin sa San Francisco. In celebration of Star Magic's 30 years, pupunta po dyan ang ilan nating kapamilya celebrities ngayong August para sa Star Magic 30 Beyond the Stars. Uy, nasa New York po sila ng August 6, San Francisco on August 12, at Los Angeles naman ng August 14. Yon, for more details on how to get your tickets, go to mytfc.com/starmagic30. Yes, yes. Samahan nyo rin sina Zanjo Marudo at Kim Chu dahil makikisaya sila sa Fiesta Mo sa USA in Florida. Yes, makisaya at makifiesta with Kim and Zanjo sa Florida on July 30 sa OHP Event Center. Yon, free admission ito mga kapamilya. For VIP seats naman, please visit www.florida-fiesta.com. Yes, Fiesta. Mm-hmm. At ito na nga, punta na tayo guys sa So You Dare kung saan ay lalaroin natin for today ang What's the Phrase Challenge. Ready na ba kayo? Ready na, nabulungan na ako eh. Grabe, daya. Paramihan lang ng mahuhula ang mystery phrases gamit ang pictures, words, picture words and clues. And syempre, kailangan natin ng papel o cellphone para masulat ang ating mga sagot sa loob lamang ng 7 segundo. Okay. How many ano kaya? Okay, sige, let's do this. Are you let's ready? Go. Ready na po, ready na. Let's do it. Ay, ano to? Okay, reveal na ba? Joke lang, yabang. O, reveal na. Yabang naman nito. 3-in-1. Ay, 3-in-1 ba yun? Ay, nag-idea si Mariel. Tama ba ako? Hindi ko alam. Hindi ako sure. Wala, mali ito. Mali ito. Price na lagay ko dito. Okay, 1 point for me. Ang weird sagot ko. Big one. Bakit ba? Pwede naman yun. O, tama si Anthony. Okay. Anong susunod? Sorry, medyo madali ngayon to. Ayoko ng 3-in-1 eh. Ano to? Ano to? Nana. Nana. Nana? Ang hirap. Okay. Sino pa nag-ano nito? Pili ng word. Si Sophia. Mukhang mataas yung pang-IQ ito ng ano eh. Pang-Einstein IQ ito eh. Wala akong sagot. Walang sagot. Tuna. Ako na. Ay, ang galing mo, Mariel. Tama ba yan?
Ikaw na yung gutom. Ikaw na ma, okay. Halata, hindi pa ako makain, no? Okay, next. Sige. Next. Huh? Ang hirap, ah. Sea fish. Sea fish. Malamang nasa isda yung fish. Sea fish. Oh, reveal. Huwag natin ipilit kung wala na mapipiga, Anthony. Tinatry ko lang. Ko lang. Okay, catfish. Sure. Ito, catfish. Catfish. Oh, sea fish. Oh. Fish in the sea. Oh. Sabi na sa inyo eh, sino pa talaga ito, ha? Oo, si Sofia talaga. Oh. Ayan na nga. Ayan na, wala na. One more. One more. Ito, one ano more. Ah, Sofia, pag-usap tayo off-cam, ha? wala kung napipilitin, wala kang mapipiga eh. Todo na yun eh. Diyos ko. Ano yun? D plus. Wala akong ano, sagot. Blanco. Ano yun? Reveal na. Wala talaga akong sagot. Wala akong sagot. Reveal na po. Positive. Feed pala. Grabe, nakakabobo. Kasi feed, ang feed, nakapaliktad. So, nakapaliktad. Yan. Next time, Sofia, is okay. Ano natin? Meron pa. Humabol. Ano to? Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na E. So. Alam ko na. B. Joke lang. Tatry ko lang to. B. Okay. Game? Belong. Belong. Sige, ikaw. Ako beat. Belong! Ang galing. Nabulungan ni Sofia. Kala mo, Sofia, ha? Nag-chat ba kayo? Ako. Mamaya, hindi ko papayag, hindi tayo makasagot, Mariel. Sa akin yung lang yung ibabaw ngayon. Ito, tuloy ko mamaya. Kaya naman ako, natin mamaya. Ikat tayo ng scores. Kung si Anthony, one. Ay, ako lang pala, Kulela. Ako, one. Zero ka ba, Maro? Zero. Ay, itlog si Maro. Nakababawi si Maro, mamaya. Mamaya ako, Sofia, mag-usap tayo, ha? Bulong muna sa akin yung mga dapat ibulong dyan. Pero syempre, shout out lang na ako. Mag-tweet na nga kayo, mag-comment, mag-react kung ano ba ang mga, or ilan ba sa mga phrases natin ang mga nahulaan nyo. For sure, parehas tayo. Gamitin lamang hashtag Showtime Extreme. Yes, at syempre, tuloy-tuloy pa rin ang kaseksihan at rampahan sa Showtime Sexy Babe Weekly Finals. Magbabalik po kami dito sa Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! Antayin natin si Anthony. Antayin natin si Anthony. Okay. Yes? Gusto mo yung tinginan? Di ba kay Ma yun? Oo, Showtime Onliners. Mag-tweet kayo, mag-react, comment gamit ang ating official hashtag for today na Showtime, hashtag Showtime Extreme. Yun, nag-freeze na si Kuya Anthony sa screen ko. Ayan, at saka syempre, mag-subscribe din kayo. Mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel na may 1.59 million subscribers na. Ayan. Yes. Hala, hindi ako gumagalaw. Bakit ganun? Kasi naman, Anthony, naka-heart finger ka na lang. Hindi ka na gumalaw. Oo, naka-freeze. Pero at least naka-heart, hindi naka-ano. Oo. Screenshot nyo nga yan. Send natin sa kanya. Pero ito muna, mga Showtime Onliners na ako. Yung kalimutan nga mag-follow sa ating FB page na meron na ngang 14.8 million followers. 15 million na po road 2. Ay, baliktad. Road 2, 15 million pala dapat. 15 million na po road 2. Pero yes, gusto rin natin i-congratulate ang ating Showtime Sexy Babe Weekly winner na si Zoe Cameron. Yun, congratulations. I heard na from Lapu-Lapu siya, Cebu. Oy. So, kababayan. Si Mariel na talaga inaantay ng lahat na sumali sa Showtime Sexy Babe. Ha? Tama. Ikaw talaga inaantay. Nag-lag ba? Ha? Pero ito na nga, naku, ano pa bang inaantay natin? Nabitin tayo kanina, di ba, Mariel? Manalo tayo ngayon. Kailangan mo talagang bumawi. Wow, tapos ako pala yung matatalo. Hello, makakasali ba ako? Naririnig nyo na ba ako? Naririnig naman, pero yung audio, yung video mo lang medyo delay. Pero kaya na yan, kaya na yan. Sige, para matalo siya, Mariel, pasalihin natin. Grabe! Yan, gumagalaw ka na ulit, Kuya Anthony. Okay, yay. Okay, ayan, right, so, recap lang muna sa scores natin kanina. Recap lang. Ayan.
Siyempre, 3 points ako. Wow, very proud. Tapos 1 point si Ma, tapos 0 si Maru. Ayan. Di ba si 0 ka ngayon, lucky. Okay, tingnan natin. Let's go. Ano to? Ano naman to? Ha? Oh, yan yung pang Ateneo. Yan yun, yan yun, yan yun. Kung hindi ka taga Ateneo, di mo masasagot yan. Ang hirap. Hindi ko alam. Oh. Wala akong sagot. Ano yun? Wala akong sagot. Sa gumagawa po nito, naglalaro lang po tayo ha. Baka naman po. Oh. Easy on the easy eyes. On the eyes. Hirap nun ha, in fairness ha. Eyes. May nakahula kaya na ano, Showtime Onliners natin. Oh, Showtime kasi... Onliners ha. I-quit nyo na yan ha. Okay, okay, next. Okay, next. Okay, baka naman. Baka isang point lang naman dyan, no? Baka naman. Okay, reveal. Just right? Just right. Right. Oh. Tama ba yun? Oh. Oy! Tama naman, ganyan lang. Ganyanan lang tayo. Next. Okay, next. Oo. Ano to? Ha? Ang hirap ha. Wala akong sagot na naman. Wala akong hindi sagot. Hindi ko sure eh. Yung sagot ko ano? Ah, sige, reveal. 3D movie. Ay, o oh, pwede. Ikaw, Maru. The movie. Ako wala. Uy, ang galing. 3D. Ay, mukhang... Nako, at least nila ko zero. Fairness, ha? Zero. Zero pala, zero. Oh. Okay, next. Ha? Ah. Ala, ano to? Aso ba to? Bawaw-waw, ganun. Oh. Oh, tumahimik kayo. Ba't ka tumahimik? Ang hirap ha, pero nag-try ako. Wala akong sagot. Oh, reveal na ba? Bowling. Wala lang. May masagot lang. Ako elbow. Oh. Elbow? Ako wala talaga ang sagot. Oh. Oh my God. Ano ba yun? Crossbow. San galing yung elbow tsaka bowling? Para lang may bow. Tama. Sino nga ulit? Okay. Sino ulit gumagawa nito? Sino nga ulit? Si Sophia. Sophia. Sophia the genius. Naglalaro na tayo dito, Sophia, ha? Oh, ito na. Last na yata to. Ano to? Ha? Ha? Oh, pang matalino. Ah, alam ko na. Alam ko na to. Ikaw na matalino. Alam ko na to. Okay, go. Reveal. Ikaw na mag-reveal. Oh, scrambled eggs. Scrambled eggs. Tama ba yun? Scrambled eggs pa? Oo, scrambled eggs. Oh, ha? Sophia, mag-usap talaga tayo mamaya-maya. Yay! Well, fairness kay Sophia, ang galing naman ang isip niya, no? Ang hirap ha. Oo, oh, grabe. Pag-ano. Grabe yung brain ni Sophia. Kailangan mag-function ang ating mga brain cells. Oo, na... pahiram naman ang utak mo, Sophia. Oh, ayan, recap tayo ng scores. Ang scores ay... ano bang scores? Ayan, basta ako daw yung winner. Basta panalo ka na, Anthony. Huwag mo nang ipangalandakan na one lang yung score ko. Wag na. Okay, be proud na ka-one ka, Maru. Pero eto, tingnan natin kung ilan ang scores ng ating mga ka-ano, Showtime Onliners ng mga nakasagot for today. Yes, yes. Sino bang mga nakasagot ng tama? Wait, yan. Wait. Ako, ito. Nasaan ba? Meron ba tayong mga tweets dyan at mga scores? Ayan, si Ma, may nakita na. Meron si ano, si Hazel Joy, nakuha niya rin yung scrambled eggs. Ay! Yay! Tapos, same naman si Lailani Enriquez Reyes, sabi niya bawawaw. Bawawaw. Ay nako, Ano ba? Pag mga ganito pala dapat ano, kailangan naka yung i-refresh natin ng ating dictionary. Ganun pala dapat. Oo, yung mga vocabulary. Hindi lang din vocabulary, means ano ba tawag dito? Parang meron din siyang ano? Critical ano thinking, ganun. Oo, parang ganun eh. Kasi di ba, nakakaano siya, nakakalito. So, andun yung word, pero meron siyang something, may logic logic. Tsaka, di ba pag ano, kunwari, yung eyes, easy on the eyes, hindi siya masyadong nagagamit. Parang tama. Normal na usapan lang, normal na conversations. Oo. Ito sabi rin ni ano? No, ni Ruben. Ruben Sabihon.
Crossbow. Si Aljon David, Crossbow. Crossbow din, ayan. Kayo na talaga ang matatalino. Meron ako nabasa dito sa Facebook, ano naman sa kanya. Yung sagot niya sa, I think sa last item ay, Sege. Sege. Sige, magpatalinuhan tayo. Nakapunan pa rin sa mga Showtime Onliners natin. Ay, ito pa, si Luna Family 3D Movie. Sabi din ni V Solida 3D Movie. Ang galing, galing. Pahiram. At para next time pala dapat sabihin natin na i-PM tayo no sa mga sagot. Oo. Anthony. Yung number ko. Hello, hello Anthony. Si Anthony, baka may stretch ng ma-stretch yung smile mo dyan. Pero ito na nga ako mga Showtime Onliners. Maraming maraming salamat sa mga tweet, comment. Sa mga nasagot nyo nga sa ating So You Dare, nako, next time po, i-PM nyo na sa amin yan para nga kami naman ang makasagot. Ha? Gamitin pa rin ating hashtag for today nasa Showtime Extreme. Huwag pa rin kalimutan mag-tweet. Yes! And syempre, extreme din ang kantahan, ang showdown sa kantahan sa tawag ng tanghalan Year 6. Kami po'y magbabalik dito sa Showtime, Showtime Online! Oh, walang audio si walang Mariel. Walang audio si Mariel. Pero oh, no. Sabihin, welcome ganun. Back to... Ayan na. Showtime Online. Welcome back to your audio, Mariel. Ito na. Yes. Showtime Onliners. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-tweet, ha? Pag-comment, pag-react. Gamit ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Extreme. Yes, at then we're talking about another down. Iniimbitahan pa rin namin kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel na meron na nga pong 1.59 million subscribers na ko road to 2 million na po tayo. Yay! Siyempre, siyempre, huwag pong kakalimutan na i-follow na rin ang ating FB page na may 14.8 million followers. And siyempre, road to 15 million na po tayo. Yes, ayun o! Yes. Pero bago ang lahat, ito po ay congratulating natin ang ating winner sa ating TNT Battle of Versions na si Tanya Ilagan. Congratulations from Calapan City, Oriental Mindoro. Mm-hmm. Alright, eto na madlang people. Abangan ninyo ang 1MX 2022 in London with Darren, Ismail, KZ, Bamboo. Kasama na rin si Angela Ken, Jeremy G, and Sab ngayong July 30 sa Apps Court Farm, London. For tickets and more info, just visit bit.ly/1mxlondon2022. Yes, yes. Pero ito naman para sa mga kapamilya at mga Showtime Onliners natin na naghahanap ng trabaho. Nandito na ang tutulong sa inyo makakuha ng mapapasok ang trabaho. Nakakahawa yung pagganan mo. Yes. Roll VTR. Oh no! Nag-uumpisa na. Mga pre, narito ang mga trabahong maaari mong applyan. Register na for free sa trabahanap.com. Trabahanap.com. Apply na. Pero ito, nako, ito na nga mga madlang people. Welcome for your weekends with a weekly dose of supremacy this July with your favorite singers from Star Magic's Polaris on hashtag TNT Fridays, 9:15 PM at the Resorts World Manila. Yes, masayan. Abangan ang iba pang Polaris artists na kakantahan kayo tuwing Biyernes. Ayan, sana po makanood kayo sa ano ha, sa July 15. Schedule. Ayan. Yun. Alright. Hey. Mm-hmm. At ito pa. New originals. Ito pa. sorry. New originals, advanced episodes,
blockbuster movies. Andito yan sa I Want TFC. Yes, watch them all for free. No registrations needed yan, ha, mga kapamilya. Mm-hmm. Yes, just download the app or visit the I Want a TFC website. Mm-hmm. Mm-hmm. At eto na, madlang people, punta na tayo sa Soyo Oki Kantahan with Mariel Monteliano. Let's go, ma. Mali na. Pero, akala ko pa naman ako. Next time ka na lang daw, Maro. Okay. Ito na lang, para mas pa tayo. Haba na intro. Okay. Ikaw ba'y nalulungkot? Nababalot ba ng poot? Maraming hinanakit sa mundo. Di alam anong gagawin, hindi ubusin oras sa din. Kala mo iya'y mamararating. Hoy, kaibigan ko, tingnan mo mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, matungo sa palagong paraiso. Been a long time since I cried and left you out of the blue. Medley pala ito, medley. Yes. True. It's hard leaving you the way when I never wanted to. Something I love is a game that's changing never what I wanted to. Yeah, it was you. Cause I've learned that love is beyond what you can imagine. More tears, the more I have to let you go. It's what I understand. It's why I'm feeling so bad now. When I know it was my day. I think it's the moment of truth and light. Ay, ba't naman binitin? Oh. Ay, ganun talaga. Bitin naman eh. Yung pangatlo pa yung gusto ko eh. Ano ba yan? Oh, okay na rin yun. Eh, di naman naaabot. I-cancel na lang yung your gun. Ayoko na rin. Anong your gun? Ano yun? His gun pala. Mali pa title, di ba? Cancel na, ayoko na nun. Oy, pero nakakaano, nostalgic yung ano, ni Chinadal. Yes, grabe. Mariel Monteliano. Mm-hmm. Wala. Yes. Okay, promote na kayo, guys. Papromote na. Ako na siguro mauna ako, mga kuyas. Ayan. Goma. Para po matapos ko yung kantang yon, bisitahin niyo po ako sa aking Kumu live stream that happens every Wednesday and Friday. May continuity. At 8 yes. Maganda yung segue. Ganun pala dapat. Di ba? Tama. Galing. Siyempre, follow me on all my social media accounts and maraming salamat. Shoutout po sa lahat ng mga Ninong Saninas Mariasters. Hello po. Ah. Yes, okay. Ako naman po, Anthony Castillo, sa lahat ng social media accounts, sa TikTok, sa Instagram, Anthony G. Castillo. At ayun nga po, ulitin ko lang, sa July 15, TNT Fridays on Resorts World Manila, 9:15 p.m. Kasama ko dyan si Lorraine Galvez. Sana ay makanood kayo. Buy your tickets now. Yes, yes. Ako naman po, #_Maro lamang po sa lahat mga social media accounts. And again, yung sa Resorts World, maganda po yan mga Showtime Onliners, madlang people. Pumunta po tayo na kung matutuwa po kayo dyan. Thanks, and of course, it's showtime na. Naku, i-follow nyo nga ang mga social media accounts para updated sa lahat ng happenings. Okay, mm-hmm. Okay. Naku, eto na nga. See you ulit next week sa pinamasiyang online sambayan sa buong universe. Na para sa you. At lalong-lalo na para sa inyo. This is Showtime Online. It's showtime! Buong pamilya, buong angkan. Kasiyahan ng tahanan. Showtime! Lahat kasama, walang iwanan.